Good day guys, at welcome to College, at yung channel sa magpapalang araw sa lahat. Kasi makapag-share naman tayo ng ideas sa tinutrosiklo. Terus Vlog, isang Mio Sol i125 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Ito ay nagkaroon ng tunog ng timing chain. So para marinig nyo ang problema ng kanyang motor, siyempre kailangan natin panarin ng kanyang motor. O natin kanyang ignition, siyempre, pustart mo busing. Pustart mo, so pustart din sa owner ng motor. Tapos pinutin mo yung start. And guys, pakinggan nyo ang tunog ng kanyang makina. So yan po ay ang actual na tunog ng timing chain ng Mio Sol i125. So patayin na natin ang kanyang makina. So para makonfirm natin kung totoo talaga at hinala kung ito ay timing chain o tensioner toser, nasa dalawa lang yan guys. Kung hindi bumigay yung tensioner toser, possible lang sa timing chain ang problema ng busing. Para makonfirm natin, syempre kailangan baklasin mo itong box cover niya para makita natin itong tensioner at saka yung cover ng kanyang makina. Doon natin makonfirm kung ang hinala natin ay tensioner toser o ang kanyang timing chain. Kaya magikin na natin. So ito na guys, nabaklasan natin yung yobak. Syempre makita na natin ang buong bahagi ng kanyang makina. Ang natin gawin is baklasin mo natin itong head cover niya. Makihawak ng camera boss. Interview ko si Bossing kung anong nangyari sa kanyang motor. Nung una sinabi niya, bigla lang na itong tumunog. Nung una is mahina pa daw. Habang tumatagal is palakas ng palakas. Ang kanyang hinala ay dahil daw sa ulan. Kasi naka-experience na ng malakas na ulan, bigla lang nagkaroon ng ganitong tunog ang kanyang makina. Naku, hindi naman yun boss kasi nagkaroon talaga ng timing na lumakas yung ulan at tumunog yung timing chain mo. Siyempre, para makonfirm natin kung timing chain ang problema niya, kung tensioner to, sir, unahin mo natin itong head cover niya. Yan. So, hindi natin yung pa-shoutout si Bossing kasi umuwi siya sa kanyang bahay. Baka mamaya pa-shoutout natin siya. Yan. Ito yung kadalasang issue din sa mga makina ng mga M3, mga Yamaha MIUI, mga ganitong senaryo ng tunog. Tara guys, langgan natin yung head. Yan, siyempre tanggalin natin yung cover nyo para makita natin yung timing chain nya. Ito ka boss, lipat ka dito para magalaw natin yung timing chain bushing. Diyan, hawakan mo lang diyan. So, lapit mo kang camera kaunti. Ito na guys. Pisilin natin ng kaunti yung timing chain niya. Napakaluwag ng kanyang timing chain. Yan. Kita mo ba yan? Napakaluwag ng kanyang timing chain. Kuha lang tayo ng flat screw. Yan guys. Yan. Napakaluwag ng kanyang timing chain. Yan. Oh, no. Lapit mo camera kaunti boss. Kasi napakadilim dito ang waging ito. Yan guys, napakaluwag na timing chain. Dito sa babaw. So, baka natin makamakita na itong pagluwag. Yan guys, oh. Narinig mo yung tunog na yan. So, ibig sabihin, maluwag talaga ang kanyang timing chain. Pangalawa, ang natin gawin is, i-check natin yung toser niya. Dito. Kung hindi ba, gumigay yung toser niya. Kasi kapag gumigay yung toser, may possible na toser ang problema. Pero, sa ganyang sitwasyon guys, biglang tumunog yung timing chain. Ang nala ko ay toser lang. Kasi kapag timing chain yung sira, unti-unti yan ang kanyang pagtunog. Hindi yan biglaan. Pero kapag toser, biglaan yan. Biglang tutunog yan. Kasi umatras yung natutulak sa timing chain. So para makonfirm natin, syempre, tanggalin natin itong toser. Yun, nulog. Kuha tayo ng ibang tools. Kasi may isang bolt dito na nakatago sa ilalim. So kapag makonfirm natin guys na toaster ang problema kang busing, ay hindi na natin itong papalitan ng bago. Hindi natin ito kailangan pang kumpunihin. Kasi darating ang panahon na masisira din ang masisira lang ang pensioner ulit kapag ni-repair lang natin ito. Shout out pala kay RD Works Ideas dyan sa gusto na pa-shout out sa akin at iba pang gusto mo pa-shout out. Maraming salamat sa laging panood at laging pag-support ang aking channel. At kung ikaw ay bago pa at ngayon ang napadpad,
Ni ako suporta bilang pa-subscribe at pindutin ang bell icon para lagi kayo updated sa aking mga bagong video na in-upload. Maraming salamat. So ito na guys, tatanggalan natin. Siyempre kung may katulungan kayo tungkol sa ginagawang video kahit hindi related, ay maaari kayo mag-iwan ng comments sa iba. Ito nga ang ating inala na ang problema ng motor rebusing ay tensioner to sear. Kaya biglang tumunog. Ngaling ganun kalakas. So matras yung to sear rebusing. Ang gagawin na lang natin is papalitan natin ng wago. Kasi ito na rin sinabi ko kanina, kapag ni-repair pa natin ito, pabalik dito sa dati. Okay, so matras siya. Yan o. Kapag dapat kapag condition pa yung toaster, kapag hinila natin yan pataas, mahihila yan. Pag pag-release natin, tulad nito, pag-release, automatic magre-release yan. So sa situation ng kanyang toaster, ayaw na mag-release yan. Kailangan pangalala yan. So ibig sabihin guys, at confirm natin, ang problema ng busing ay tensioner toaster. So pabibili natin muna ito kabusing sa bayan kasi wala kong stock nito. At maya-maya is ikakabit natin ulit. Kung okay na ang motor rebusing, saka natin paandarin ulit. Para confirm natin ang tunog ng kanyang timing chain kung naging solusyonan ba natin o hindi. Boss, kanabahala niyan boss. The next day. So ito na guys, siyempre nakabili na tayo ng bagong tensioner toaster. Yan, ito po yung nakabalot. Ang nangyari is, napabukasan namin ang pagbili ng pisa kasi nga kahapon ay biglang lumakas yung ulan at sabi ng owner na umotor nito ay papabukas lang ang pagbili ng pisa. Kaya guys, nakabili na kami ng pisa. Ito ay nakalaga ng 700 pesos po. So nakahing kami ng tawad ng 50 pesos. Ibig sabihin is 650 pesos na lang tensioner toaster. Ito po ay original. Wow! At ito naman ang kanyang, siyempre, yung naunan niyang tensioner toaster. Yan. Pakihawak nga, Migoy, explain ko. Before natin i-install yung tensioner toaster, guys, nais ko lang pakita sa inyo na ito po ay hindi na pwedeng ikabit. Kapag itinaas mo ito, tulad ito, itinaas natin yan. Pag nirelease natin yan, counterclockwise yan. Automatic tumutulak yan. Kasi nga, ibig sabihin, kapag self-adjust ng tensioner toaster, tulad nyo ng mga manual adjust, ay naka-steady lang. Kung saan ang last higpit mo, yun lang yun. Di tulad nitong stock niya na tensioner toaster ay self-adjust. Habang tumatagal, yung kadina natin o timing chain ay unti-unti lumuluwag yan at tinutulak ng unti-unti ng tensioner toaster ito. Kaya para ma-maintain niya na maiwasan yung lagitik ng ating timing chain. Yun po ang purpose ng tensioner toaster. Kaya tinatawag silang self-adjust. Automatic nag-a-adjust siya habang tumatagal, nagkakaroon na unti-unti pagbitay ng timing chain. So ito naman yung bago. Yan, buksan natin yan. Buksan natin bago, siyempre. Para ma-explain ko lang sa inyo guys, anong itsura ng toaster natin na ito ay kondisyon. Yan, kondisyon siya, diba? So tanggalin natin itong nakalock. Yan. So kapag nagka-counterclockwise tayo, yan. Yan. Kapag nagka-counterclockwise, tumataas yan. Kapag nirelease natin siya, ang tekrak automatic, sumisipa yan. Pero niya guys, di ba? Ibig sabihin, nag-workout yung tensioner toaster natin. Ito lang kanina, kapag nirelease natin siya ng counterclockwise, hindi siya nirelease. So, nag-steady lang siya. Kaya nangyari, biglang tumunog yung timing siya ni boss. Yan. So, yan guys. So, ang gawin natin, siyempre, kabit na natin siya. Yan. Ilain natin siya pataas. Yun, di ba? Tapos ilagay natin sa kanyang makina. Yan. Yun. Siyempre, ilagay natin yung dalawang bolt niya. Yan. Pag matapos natin higpitan, siyempre, i-release na natin siya. At, boss, lods, pwede bang hindi na kailangang i-timing kapag natatanggal natin yung tensioner to, sir? Yes, guys, pwede. Pero huwag nilang panda rin ang motor. Nakapatay ang makina. Kahit hindi naka-timing yung makina, kahit anong posisyon ng makina sa ilalim o nakatap o nakavote, pwede tanggalin ang tension nito, sir. Huwag lang siyang nakaandar para hindi lundag yung timing chain. Yan lang, guys. Yan. So, higpitan lang natin na kaunti. Parang klaro ba? Kami tayo ng isang yan, sa ilalim naman. Ipitan lang natin.
So hindi pa nakatulak yung hindi pa naka-release ang ating toaster guys ha. Ito lang, ipita lang natin. Yun. So magtatanong kung mayroong replacement. Yes guys, mayroong replacement. Ang replacement po natin sinar toaster ng motor nito, Musol Eye ay nasa mga 200 pesos. Kasi merong sinishare sa akin nung nagbibinta kayo na meron siyang replacement, meron din siyang original. So ang binili ko ay original kasi yung yun ang budget na binigay sa akin ng owner. Tapos guys, ang dagdag ko lang, ang tinsin to sir pala ng Musol Eye ay pwede sa MIUI Inmax Aerox at M3. So guys, so release natin, lapit yung camera para makita natin pag release. Kenrise, ka-release na siya. Yan, siyempre galawin natin yung timing chain. Kung hindi na ba siya magkaroon ng tunog tulad hapon. Yan, wala na siyang tunog guys. Mahigpit na siya. Yan. Check lang natin. Yan, wala na siya guys. Katulad kahapon, hinawakan ko siya. Napakaluwag. Siyempre, balik natin itong head cover niya para marinig na natin ang tunog ng kanyang makina. Yan. So before natin siya panda rin, kailangan parinig ko muna siya sa inyo ang tunog ng makina nung hindi pa natin siya binaklas. Siyempre, ang tunog na rin ng makina na pagkatapos natin siyang mapalitan ng bagong tensioner. So, yun lang guys. Ano, boss? Lods, ano bang palatandaan na tensioner ang problema? Isang palatandaan guys na madali lang siyang ma-identify kapag biglang tumunog yung timing chain. Yan. Kapag tumunog yung timing chain, kahit dalawang araw lang, bigla siya tumunog, na possible na umariya, nag-stack up, ayaw gumalaw yung toaster niya. So, ayaw siya mag-workout. Ayaw niyang itulak yung chin guide. Kapag timing chin naman, Lods, kapag timing chin, unti-unti yan, guys. Paunti-unti yan. Hindi yan agad-agad tumutunog. Pag timing chin. Pero na lang, kung tensioner to, sir, tutunog agad yan. So, before natin makalamutan itong rubber, break natin sa kanyang tensioner para yun yung magkaroon ng pag-leaking sa kanyang oil. Yan guys, ipo natin makalimutan yan. So yan, nabalik na. Hindi mahirap ah. Ang liit ng espasyo. Yun. So, paparinig ko naman na guys, before natin siya hindi pinalitan ng tensioner, yan po ang tunog ng kina, ng actual na tunog na timing chain ng Musol Eye. Pakinggan nyo. At ito naman ang tunog ng makina na pinalitan natin ng bagong tensioner. Pandarin lang natin. Sidik lang dyan. On lang natin, push start. Yun guys, maganda na ang tunog ng kanyang makina, pakinggan nyo. Yun. So wala na siyang lagitik at lagapak tulad nung clarinet ko sa inyo. So, patay na natin yung makina niya para marinig, patay na natin makina para marinig sinabi ko, marinig yung sinabi ko pala. So yun guys, ganoon lang kadali kung paano kumpunihin ang ganitong mga motor. Kahit kayo, kaya nyo itong kupunin. Kahit hindi na kayo kailang pumunta pa ng shop. Kung sa tingin nyo, kaya nyo magpalit ng tensioner to, sir. Tulad ng ginawa ko sa video, so napaka basic lang na sundin ang steps, tanggalin lang U-box, doon makita nyo na ang tensioner to, sir, nito. Try nyo agad tanggalin, kasi kahit hindi naka-timing, pwede nyo tanggalin, basta nakahinto lang yung makina. So yun mga guys, sa araw na ito, sana sa video ko ito, kapag natin sa mga tensioner nyo, ay may idea na kayo kung anong dapat kong ganun. Gawin. Maraming salamat sa laging panood at laging pagsuporta ng aking channel. As always, laging mag-ingat po niyo. God bless.